maayong buntag, dakbayan. So, good morning po mga kabayan. So, it's my day off today. So, naglakad-lakad ako dito sa labas. Sa baba ng accommodation namin. Kasi nga, wala namang masyadong gagawin. Wala namang mga labahin. It's because nalabhan na. So, wala lang, ikot-ikot ako dito, lakad-lakad, pang painit kasi malamig na dito eh, mga kabayan. So, location nyo po ngayon is nandito ako ngayon sa Mali Lushain, dito sa Croatia. So, island po ito. Nasa island po ako ng ano, ng Mali Lushain. So, malayo po ito sa ano, malayo po ito sa Zagreb po, yung sinasabi nilang capital city ng Croatia. So, Zagreb po yung city. So, malayo. It's 7 hours to 6 hours travel po. Papunta dun. Papunta din dito. Sa island. So, sa mga kabayan natin dyan na may mga nagbabalak po mag-apply papunta dito sa Croatia. So, dun be expect po na dadalhin po kayo ng employer nyo sa pagdating sa city ng Zagreb. So, there's a chance po na mapunta po kayo dito sa magagaya namin, gagaya dito sa island po o sa isla. So, yung Croatia po naman is malaking ano din, malaking area din, malaking place din. So, kahit saan lang kayo itatapon ng agency or employer po ninyo. So, yun lang. Tapos, sa mga nagsasabi po, if seasonal po ba daw yung trabaho dito sa Croatia, because yun yung mga issue nila. Ayaw na pumunta sa Croatia, it's because po is seasonal. Diba? Seasonal lang po daw yung trabaho. So, mga kabayan, yung seasonal po is yun yung mga nagtatrabaho kagaya po sa amin na sa tourism po, sa turismo nagtatrabaho po, like hotels, restaurants. Kasi po, yun po yung pinakamalakas nilang tawag nito, pinakamalakas nilang maraming trabaho yung turismo dito sa Croatia, kasi nga maraming guest o maraming mga ibang lugar na mga tao pupunta dito, like Germany, France, parts of the Europe po guys. Kaya mas malakas nila yung turismo. Kaya seasonal po. Kasi until October or November lang po yung summer dito. Kasi taglamig na. So ngayon nga is October na. So it's winter na po dito. So medyo malamig-lamig na mga kabayan. Kaya sa mga nagtatanong, meron pong seasonal. Kasi kung nag-apply ka po as a kitchen helper, nag-apply ka po as a waiter. So, kung dadalhin ka man sa ibang island, so seasonal po talaga. Kagaya sa amin, unlike sa amin po, is seasonal din kami dito. So, by next month of this October po is dadalhin kami na aming employer. Di namin alam kung saan. Di namin alam kung saan po. But the employer should be find a job for us po in Zagreb or other places in Croatia. So, hindi ka pa rin naman po mawalan ng trabaho as long as nasa agency or nasa employer ka. Diba? So, dito sa pinagtatrabahoan po namin guys, mga kabayan, is under po kami ng agency, and agency po is under po ng Jedranka. Jedranka is the owner of the hotels here's in Mali Lushain. So, they are seasonal lang po. Isang hotel lang po yung open sa kanila. And some of the employee trabahante po nila, Tagalogin natin, trabahante po nila is seasonal lang. So, pagkatapos ng sa summers, they will go, uwi na sila po ng ano, ng bansa nila or saan man silang lugar dito sa Croatia. So, yun po yung seasonal. So, meron naman po mga factory workers,
constructions workers na they are stable and full-time po sa isang trabaho o sa isang company na pinagtatrabahuan nila. So, ayun nga, huwag po kayong matakot mag-apply kasi this is a part of the Europe po ang Croatia. So, either pwede po kayong mag-apply o cross-country again to another country like Germany, France, Italy, marami po parts of the Europe. So, don't be afraid po na mag-apply dito papunta. At sabi po nga nila, mababa daw ang sahod sa Croatia. So, it based on my experience, hindi naman siya mababa. It depends po sa currency ng pera natin sa Pilipinas. Same lang din po if nasa Middle East ka, 'di ba? At it's the same lang din po kung ano yung position na inapplyan mo dito sa Croatia. At the same lang din po doon sa Middle East o sa ang country man kayo nagtatrabaho ngayon. Parehang-parehas lang po. Kaya they said na mas mababa din yung sahod sa Croatia, but sa Croatia ka pa mag-a-apply. Guys, this is part of the Europe. Mga kabayan, this is part of the Europe. Kasi marami nagsasabi sa comment sections na ba't sa Croatia pa, ba't hindi ka magpunta ng Germany, Spain, France, kasi nga, Euro yung pera nila. So, ayun nga, sa Croatia kasi, this is a chance to, ano guys, to cross country again. Mas malapit siya mag-apply papuntang Germany, France, ganyan nga, mga Europe country. Unlike if nasa Middle East ka, mas malaki din ang gagastusin. And papunta dito sa Croatia, mababa po yung placement fee na babayaran nyo. Unlike papunta ka ng Poland, Malta, na mas malaki po ang placement na babayaran nyo. So sa mga nagtatanong po, ilang years or ilang months ba yung kontrata dito sa Croatia? So yung kontrata po dito guys is one year plus one. And meron din iba nag-a-apply, design the contract po is merong 6 months because nga seasonal yung in-apply nilang trabaho. So yun nga, mga kabayan, mas maganda, mas mag-apply sa Croatia para mas mabilis po tayong maka-cross country again to another European countries, di ba? So, huwag po kayo matakot, bababa yung sahod, huwag kayo maniwala guys. Kumbaga, maging practical tayo sa kung saan man tayo dalhin ang mga paa natin, di ba? So, huwag kayong matakot na mag-apply. Kasi nga, wala eh, nandito na tayo sa Europe eh. This is a part of the Europe. So, they said, by next year, they will do a sending here for, I don't know if they accept the union from European countries, this Croatia po mga kabayan. So, huwag kayong matakot na mag-apply. Diba? So, sa mga nag-a-apply dyan, isi-share ko na lang po sa inyo yung agencies po na pwede nyo pong applyan papunta dito sa Croatia. So, meron po si GMA. Naka-base po sila. Hinihingal ako. Hira pala pong matabang. Medyo mataba-taba natin. Mantaba lang talaga. So, yun lang. Si GMA po is hiring po sila. They are based on Dubai po mga kabayan. So, dyan sa Dubai sila naka-base pero they accept applicants po cross-country from Middle East po like Oman, Saudi, Bahrain, Kuwait, Qatar. So, I will put the link of their pages and numbers po para makakontakt kayo sa kanila. They are hiring going to Canada, Malta, Poland po, and also here in Croatia.
So they are accept applicants and different jobs offer po, mga kabayan. So legit po siya si GMA kasi dito din yung mga kakasamahan ko po na nagtatrabaho ngayon. They are from GMA Global Agencies. Mapapabasa ganyan po guys. Hindi ko siya memory. Sorry po. Pero hindi po ako recruiter guys. Ha. Hindi din ako ano. I'm just sharing po ng mga pwedeng applyan agencies na papunta dito sa Croatia or sa Europe country. So, mas may maraming opportunities po na pwede nyong applyan dito sa Croatia po, mga kabayan. So, yun lang. At sana, nabigyan ko kayo ng ano, kunting idea about here in Croatia po, mga kabayan. So, and yun yung mga kabayan na please lang, beware lang po tayo sa illegal recruiter, no? Mag-ingat lang din tayo kasi sa atin naman nakasalala yung ano eh, ng buhay natin sa abroad. So, sa mga nagbabalak po, punta dito sa Croatia, punta kayo dito. This is a free country, guys. So, maganda. Maganda yung lugar. Di ba? So, tahimik. Kasi, walang ano eh. Nasa island tayo eh. So, yun lang. And, wala akong masabi. And, basta guys, kung if you want to apply po, GMA Global Agencies po, naka-base po sila sa Dubai. If you want